mga kaibigan. Game number 2, Keen Gaming up against Team Liquid. Team Liquid nakuha yung game number 1 kanina. Obviously, a little bit earlier than expected. Nag-Medusa sila na strat with the Drow Ranger. Pero, well, nakita nga natin kanina kung gaano na-overwhelm itong Keen Gaming. Hindi nila kaya yung damage output ng Team Liquid. Pero eto na, game 2, kaya bang mag-force ng game 3 ng Keen Gaming? Given this thing! Ayan, Kuroki Chen, Taskar dito ni GH, and of course, Mind Control Nature's Prophet. And Matumbaman Viper. Pero we'll see. Ayan nga, Drow Ranger na pasok na sa second band dito ng Keen Gaming. Ayaw na nila nang mangyari yun ulit. Medusa tinanggal na rin ng Team Liquid. Pwede rin naman yan i-first pick ng Keen Gaming. Next Assassin, di talaga yung ibigay kay Kaka. Remaining. Pati yung Rubik, yung Naga, at Razor. Ito naman yung Lone Druid, ayan tinanggal rin. Pati yung Morphling dito. Alam niya naman to, yung draft na ganyan ng Team Liquid. Ilang beses na yan nila ginamit. And yan yung mga notable heroes din nila. Mm-hmm. Yung NP ni Mind Control na lagi nga tinatanggal. Pero dahil nga, siguro namili na lang yung Keen Gaming kung alin ba yung mas ayaw nila nakalaban. The lesser evil. Yung Oracle ba? Yung Drow Ranger ba? O yung Earthshaker? Yung Earthshaker rin kasi isa sa mga paboritong heroes rin yan ng Team Liquid. But pero ito na nga, Keen Gaming, kinuha nila Enigma, Lashrak, Lion, at Doom. So meron silang Doom for kickoffs, burst for potential. Meron rin naman silang Lion, meron na rin silang Basag potential dito. Yan, meron silang Lashrak, pati Enigma. Pwedeng sabayan lang to. And yung ganito kasi na lineup ng Keen Gaming, isa yan sa pwedeng sumabay dun sa early aggression na pwedeng ibigay sa kanila ng Team Liquid. Lalo na yung mga heroes dito ng Team Liquid, yung 4 heroes nila, hindi na nga kailangan ng item. Basta meron silang levels, kaya-kaya nila magsama-sama kung kailan nila gusto. And pwede nga silang kumuha dito ng carry na lumalaban rin ng early or isang scaling na carry na pwede nilang iwanan lang mag-isa dun sa lane. Tapos sila na lang apat yung gagalaw ng gagalaw. Ayan. Shout out nga pala sa mga viewers natin dyan. Magandang gabi. And of course, game number 2 na to, Keen Gaming against Team Liquid. Yung mananalo dito, papasok sa upper bracket. And of course, yung matatalo naman will settle sa lower bracket na best of 1 sa playoffs. Delikado pa rin yun. Alright, best of 1 lang yun, hindi best of 3. 10 seconds remaining. Sobrang hirap laruin ng best of 1. And of course, mamaya makikita natin si Herbs. Magkakasala ni Nate. Uh-huh. And dalawang serye yun. Yung laban ng Fnatic. And of course, yung the game after that, yung decider match din ng group C and D. NIP tsaka ano? Ay, ano yung magkalaban kanina? NIP CEC? Oo, CEC. Anong balita? 1-0. NIP? Na basican pa nga. Sabi ko sa iyo eh. Ginagawa mo. Nagre-report. Kaba. Ember Miracle to. Well, if it's an Ember Miracle. Okay, pagtama. Paala. Hindi, syempre, alam mo, Terror Blade nga sabi dito. Pero yun nga, sabi ni Eugene, pagtama daw, alam na. No. Baka balay mo, Predict Lords lang. Paano ba yan, Yudge? Oh, di ba, Predict Lords ka nga rin, binaban ka ba namin? Ayun na yung AM. Yung AM kasi, scaling hero na... Pwede mong iiwan. Iwan PA, it's a scale. Ganun din, the same thing. Troll Warlord is the same thing. Papagpilitan rin kasi sila eh. Kapag meron kasing AM sa Team Liquid, yung Doom, pati yung finger ng Lion, para sa kanya na lang. Para sa kanya na lang talaga. And kapag hindi pa nila nahuli, ma-force din sila na yung Black Hole ni Enigma, i-commit na rin sa kanya. Keen Gaming will pick that puck. Oh, wait. Okay. Viper puck sa mid. Strategy War. Ayan, si Strategy War daw. Sabi pa nga ni Sir Mike, Strategy War. Career niyo po ba ang Dota o may iba pa kayong career? Ngayon, for now? Oh. Wala nang iba. Yun lang eh, doon na naka-revolve yung buhay namin eh. Ayan. Ako, sakto lang. Sakto lang. Doon na naka-revolve yung buhay namin ever since pumasok kami ng esports eh. Mahirap na din na gumahanap ka pa ng racket na iba. Esports, ganun, parang ganun. Nag-host and everything, di ba?
May na po mic nyo mga boss, sige lang, at least naririnig nyo kami. Hindi mo career yun, Dota, yung career mo, pagiging shoutcaster. Pagiging shoutcaster. Tama pala. Yung pag-career mo kasi yung Dota, parang naka-focus on Dota na lang. Yung kasi nagkakaroon ka pa rin naman ng mga hostings, di ba? And everything. Alright. Zilong daw. Ayan, no, Zilong na. PA or Monkey King? We'll see. Parang si Jazz, may kita niyo siya, nag-host siya ng mga PGF. Tapos may kita niyo rin siya sa, yan, sa pag-shoutcast, di lang dito sa Nationals. Ako naman, ganun din, pero nag-stream din ako. Pero ito na, Team Liquid, last pick nila dito, yung Phantom Assassin ni Miracle. No, yun na, sinabi mo kanina, tama ka. Yung scaling na hero, di ba, na pwedeng iwanan lang muna, and then mamumunit na lang pagdating ng late game, which is, eto yata talagang gagawin nila. Kasi nga, Pac, Lion, Doom, they're not the tankiest of all heroes. Leshrac din dito ni Old Chicken. So siguro magre-rely sila sa damage output. No, or no, no, no. The burst potential na itong Lion, ng Doom. Pero I mean, hindi sila kumuha kasi, yung King Gaming kasi, hindi na sila kumuha ng hard carry. So kailangan mapanalan nila yung game or ma-end agad nila itong game number 2. So, sobrang early. Oo, nang early talaga kung hindi na, parang hindi na siya okay kung lalagpas pa ng 30 minutes. And yung condition nila dito, kailangan manali yung mga lanes nila. At least 2 na manalo sa kanila. Si Pac naman dito or si Juan, kailangan niya ng magandang rotation. Si Kaka, siguro pwede niyang gawin dito, i-contest niya yung kukuhanin. Kasi mag-aagawan ng ano yan eh, ng, kumbaga mag-aagawan sila neutrals. Kasi merong Doom, merong Enigma, merong pang Chen, merong pang NP. Talagang agawan yan. Mag-uululan sila doon. Pero yun na nga mga kaibigan. Let's face the problem when we get there. Game number 2. Team Liquid up against Keen Gaming. Makakapag-force ba ng game 3 dito yung Keen Gaming? Or babagsak sila sa lower bracket ng playoffs? Or para naman sa Team Liquid, papasok sila sa upper bracket. Check na natin dito si Pim na lang. Pim. Ayan. Last hit 29. Sandiyan na. Pakilala na natin ng heroes natin. Sa magkabilang team, Rain, simulan mo na sa Team Liquid. Miracle para sa kanyang Phantom Assassin. Mind Control sa kanyang Nature's Prophet. Kuroki para sa kanyang Chen. GH para sa kanyang Tuskar. Matumba Man para naman sa kanyang Viper. At para dito sa side ng Keen Gaming, we got Kaka using that Enigma. Old Chicken, Leshrac, Yi sa kanyang Pac, Dark Lion, and of course, Old 11 once again on that Doom. Hindi na naman kita si Jazz. Isin niya yung campus. Oy. Medyo malabo po yung cam nyo. Okay lang yan. Okay lang yan. Importante yung mga... Isin mo yung cam. Ang importante yung pinagsasabi namin dito. Alright. Ito yung pinaka-importanting bagay, mga sir. Isin mo yung cam. Yung camera. And okay na. Kita na ako. Dito ayan, na lang ako. Okay dito na lang ako. Gaganito na lang. Sa side view na lang ako. Alright. Check mo stand settings nyo, mga boss. San ba na settings yan? Pareto muna. Lalaban, tag team, gagamitin mga kaibigan. Old 11, delikado. Binabody block dito ni GH, mga kaibigan. And they will take down Old 11. Yung Pac, takas-takas lang. Takas game lang muna. Oh, mag-abul pa. Topong. Topong tao. Oh, wag na, wag na. Masyado ka ng... yan na. Masyado ka ng... Sana. Sana, hindi mag-lag. Sana. Sana nga eh. Yun din. May loss na dalawa. And now, Bounty Rune. Sigdadalawa rin dito para sa magkabilang team. Top lane, makikita natin dito mga kaibigan. The Nature's Prophet. And yung bottom lane naman, etong PA, pati etong Chen. Mid lane matchup, Pac versus that Viper. Alright. Shoutout kay Kurt. Ayan, kaya pinapashoutout ni Bricks dito. Shoutout sa'yo dyan. Si Kurt Russell daw. Ayan o. Anong tournament po ito mga boss? MDL Paris. Ayan. Kung kaka-join in nila. Bro. Ano? Ang gusto lang nila ubusin yung Atabs eh. Atabs Gaming yung gusto lang ubusin dito. Pero dito na si GH. Buti na rin siya mga kaibigan. Mid lane matchup natin. Wala pang CS. Ito si Matumbaman. Okay lang daw. Wala pang CS. No CS, no problem. Baba kasi base damage yun eh. Check mo nga. Ayan o, 54. 56, ano may peripair. 68 naman dito para sa Pac. Diba? Basic lang. Ayan o. Pang-ubos talaga eh. Gigil sila ubusin yung lane eh. Naman dito naman sa may bottom lane. 11. Binabody block. Uy. Pinapahampas niya lang kayo, no? Kay Kuroki. Kay Kuroki. Oh, baka. Oh, baka, oy, masyado nang malalim yan, ha? Masyado malalim yun.
Panggulo lang eh, para maubos lang yung consumables. Ano yung kanyang objective dun? Ubus consumables lang. Baka mawalan ng resources dito yung Doom sa may baba. Kasi pinasok ng sarili na sa gulong yan eh, mag-isa sa dyan eh. Nagpa-farm yung Enigma sa may neutrals. Kamukha ni Troll si NP. Yun lang. Shoutout sa mga taga Cebu. Ayan, lupon ng Cebu. Ilolo sa iyo dyan. Ayun nga, nabigyan pa nga ni Miracle. Nilagay nila dito si GH sa may baba. Pabor din kasi kay GH eh, kung mas marami sila eh. Mabibigyan ng... I mean, mapapalakas yung tag team. In this rune. Yung Viper pa naman yung matumbaman, ito yung nausi. Parang isa siya sa mga gumawa na iniiwanan din yung lane niya. Nagpa-farm na lang na nagpa-farm. Mm-hmm. I know. Abang-abang lang sa may gilid, oh. Sa may Gedli lang, sa may Gedli. Uy. Ayan. Uulolin niya lang yata yan, eh. Ito pero, hindi pala umakyat. Kala ko umakyat. Ano nagawa nila dito yun? Oh. Kita-kita niya, ganda ng vision na to, ah. Maganda ng report to. Flash report. Yung dalawang heroes na magkabilang team, nandito po. Farm ka lang dyan, dito sila. Oo, ayan, nandiyan yung PA, chill ka lang. Ayan, chillax. Then shoutout nga pala sa mga nanonood, once again. Ayan, PA, 15-4. Yung Viper natin, umahabol din yung Viper sa CS, ha? Ayan, no? 13-2 agad. Ako, gumamit ang ilusor. Hindi makakatakas yan, pag yan, na-go, ewan ko na lang talaga. Ayan, pero yung pack nga, tulad diba ng sinabi mo, nako po, at mamamatay ba yung pack? One more hit, at nakalabit pa nga ni Matumbaman ng isang beses. Ganda ng din ni GH lang, pero bottom lane man, Kuroki. Kuroki, mamamatay siya sa Scorched Earth. So okay na rin yun, para sa side na Team Liquid, it's pack para dito kay Chen. Hindi na masama. Top lane, ganda ng wave clear nila. Kaya kita nyo, hindi rin masyadong pataon. May wave clear na sila, meron pa silang kill potential dun sa taas. Oh. Kaya ingat-ingat si Mind Control. Pag tinamaan yan, pag na-timingan niya ng Earth Spike, tapos ng yung Split Earth, yari, pero may pause dito si Old Chicken. Oh, baka naman, wag yun ay 30 minutes yung pause na yan. Ha? Baka naman. Please lang po, ayun. Shoutout kay Chillax. Shoutout kay Chillax. Alright. Ano ba to? May laro po ba OG? Hindi ko alam may laro OG. Wala na ba? Meron pa yata mamaya eh. Pero naku, ayan na yung Earth Spike. Ayan na, di ba? Sabi mo ng kill potential. There goes the Hex, mga kaibigan. Going after GH. GH is down. And he is dead. Binaisikan lang nila si GH dun. Kasi kapag mahuli nga, yari. Uy, naku, nag-agawan pa ng Regen Rune. Yun din, na-cancel nga rin. May ward kasi. So that those guys are not the tankiest of all heroes. GH, babalik na naman dito sa may top lane. Kasama, may kasamang kaibigan. He brought backup. Ayan na nga po. Earth Spike ibabato. Oh, Snowball may sakay tatlo. And Old Chicken dropping low and he is dead. Ayan pa, Sprout. Putol puno. Teka lang, mababuhay pa si Dark. Pambawi lang muna doon ng Team Liquid. Oh, si Eleven naman. Babaliwin na to ni Miracle. Yun ako, mahabol sila. Mahabol. 5-minute bounty rune. Now they're ready. Teka lang. Shards na iba to. Earth Spike na ibigay. But bounty runes, makukuha pa rin dito. Nawa pa rin ni Kuroki. Tatlo ba yung makukuha nila dito? Teka lang. Andito na yung Nature's Prophet, mga kaibigan. We'll try to help them out. And it's... 3 bounty runes pa? Ayun, 3 bounty runes nga para sa Team Liquid. Ayan. So, Jutsu na muna. Yun nga eh, Eugene. Ay, feeling ko talaga eh. Ay, Diyos ko, wala si Eugene. Eugene! Nasa ka, Eugene! Sir Jutsu, gin muna. Pag binabae ko yung boses ko, biglang buting si Eugene eh. Ba't ganun ba yun? Ba't ganun ba yun, Eugene? Bakit? Ayan ah. Pero isip mo kaya muna yun. Ay, nako. Ayan na, di ba? Pag yan, nag-hex, may hex pa yan eh. Pwede pang pumalag yan eh. Ano ko, lumaban si Mind Control. Natapang nga tao. Andres Bonifacio yata ito ah. Tag team naman ginamit dito sa may baba, mga kaibigan. Old Eleven. Mamatay. But Mind Control will be taken out as well. Pero makakabawi sila doon with a kill on Dark. Ay, bibigyan naman kay... Binigyan niya lang. Ni-reserve niya, ni-reserve. Okay.
Pwede mo maggalawin yung view namin dito. Ayan. Sige, sige, Yuge. Kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya mo yan, Eugene. Si Taguro na lang din tawagin. 23-24. Eh, dalawa, mga 4 seconds yung ban. Out. Yung wala. Teka lang. Bonk. Ayan, 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 ayan. Sakto lang, Yuge. Sakto lang. Oh, sige lang, okay lang yan. Oh, okay lang yan, okay lang yan. 6-3, less than 1K net worth lead for Team Liquid. Pack naman dito, 38-12. 38 din dito yung PA. Pero so far, masasabi natin medyo maganda lang yung lane phase. Now the Dream Coil, the Hex, ginawa nila. Eto, Nature's Prophet dito sa may top lane at mamamatay si Mind Control. Pero yung baba, napato yung Doom. Pero mamamatay din yata si Miracle. Lamang pa dun yung King Gaming. Yun lang. Mamang pa nga yung King Gaming dun. Sayang di siya na-deny ng tropa. Si parehas lang. Lamang na talaga dahil 2 cores yung namatay sa Liquid. Any kill na pwedeng kuhanin ng King Gaming, kukuha lang sila ng kuha dahil anytime pwedeng sila mag-transition into a push. Ayan na. I-hit nila dito si Kaka, mga kaibigan. Kaka getting mold dito sa may baba. Bawi na lang daw. Yun na yung magandang. Unahan nilang kumuha ng tower. Dito na lang. Ayan, ang dami ng atoms eh. Pina-advance yung isang lakad coconut. Ayan o. Pinalakad, pinalakad dun sa may gilid. Para mag-spy. TP's coming in dito sa may baba. Babak na lang muna sila. May coil na din eh. Back na muna. Ang taas yung level 5. Level 8. Ayan. Game 2, game 2 mga boss. Kaso mind control na naman ulit. Pag yan nahuli, eto na yung TP. Makakahuli ba sila? Hindi na. Pangtapanakot na lang dito yung TP ni GH. The intimidation factor. Sa after 8 minutes, yung pack may iwan sa may gitna. Viper naman mga kaibigan, nandun sa may jungle area. Ayan o. Opo. Level 4 pala yung Tuskar dito ah. Iwit siya nang ingat eh. Kailangan niya siguro mag-settle down muna. Para at least man lang, makuha niyo yung Walrus Punch na dito. Shout out kay John Wild. Ayan, shout out sa iyo, boss. Uy, naku, Ice Shards na iba to. May Hex na ibigay. Pero grabe naman yung isda. Lakad isda, matatag. Wapak! At ayun, mamamatay si Dark. Lakad isda eh. Grabe naman, ganun-ganun yung isda. Bilis tumakbo. Kaso basag gaming din yung gagawin dito ng Keen. Sa may baba. Infernal Blade onto Kuroki. Here comes the Cavalry. Pero may tinawag! Tinawag yung buong barangay! Andito na yung nanay! Nagsumbong yung bata! Diyos ko, papaluin ka talaga! At ayun, si Old Eleven. Nagsumbong eh. Tinawag yung tropa. Pero nandiyan Lion. Nandiyan na rin si Yon. Ayan na. Yung pack, mga kaibigan. Kailangan nila makapag-burst down dito. Mapapatayin nila si Kuroki. Black hole na iba to! And delikado pa yata yung PA. And Miracle will be taken out. Nako, nangangamoy! Ayan. Pero first dead kill sana akong secure ng Team Liquid. Anong pakulo ni Daddy Gaben sa Battle Pass? Yun na hindi ko alam. Yun na hindi ko alam. Pero naibato nila dun na. Naibato nila halos lahat dun na. Nag-black hole sila. Kaso nga lang, tuloy-tuloy yung basag sa may babaw. Basic lang oh, para dito sa King Gaming. Ito rin kasi yung gusto nila eh. Given na sinabi na rin kanina, wala silang hard carry. They have to end this game. I-expedite nila yung pagtapos ng laban dito. Kailangan nila umalis. Oops, 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 oops. Kakakitaan ba? Namatay yung PA dun na hindi magandang namatay yung PA dun. GH with a tag team, delikado din siya dyan. Pag yan natamaan, may kalalagyan. Tapang na, naka-arcane rin siya. Pwede niyang mag-tag team lang eh, kung may mga tropa siya eh. Dito. Shout out kay ayun sa Qatar, ayun si Job Trinidad. Shout out sa iyo, boss. Dito na kung gagawin dito ng Team Gaming sa may gitna. Fortifications ipapop ng Team Liquid. Ayan na. Basag din yung tore, oh. Kinuha talaga yung cart, eh. Pinoli persuasion yung cart. Level 6 si Dark. Lang.
gilid-gilid. Earth Spike. Teka lang. Hirap eh. Matu. Kasi maganda lang dito sa side ng King Gaming. Walang passive, niya. Walang passive dependent na hero sa King. Dami nilang ultimate sa long cooldown. I mean, Black Hole. Boom. So ito, basag din. Ginagawa lang ni Mind Control. Basic-basic lang. Vessel yung next item niya dito. GG na agad. Ganda ng laban. Ayan. Nakakapanlipas dinner. Boss, mag-dinner ka muna habang nanonood. Ayan. Pwede naman, boss eh. Alam problema yan. Dinner habang nanonood. PA naman, inahanap dito ng in-gaming. Oy, Dream Coil ginamit pero mag-minis. Naiwan sa dreams. Naiwan sa dreams. Walang nakasama. Ayan na, lumaban. Diyos ko, may paparating mga kaibigan. Here comes the cavalry. And woo, nakauwi. At doon sa may top lane, may Doom ako nakita kay Nature's Prophet. Doom, mayayari pa nga. Tinawag kasi. Yung tropa. Pero yung Nature's okay Prophet, lang. Buhay pa rin. Better na yun yung Doom, kesa layon lang naman yung mukuha nila doon. Hindi rin maganda doon. Pero Yul Scepter para kay Leshrac. Eh, next item, may pang setup na siya doon sa kanyang stun. Kaso yung layon na nandito lang din sa may baba. Nature's Prophet, the Earth Spike. Oh, gandang sustain! What a sustain dito mga kaibigan! And Dark will fall! Grabe naman doon yung clutch sustain ng Chen. Buhay na buhay. Tininger of death pa sana, pero Mind Control will survive. Sino panalo game 1? Team Liquid. Pero buhay siya din. May mechans na rin naman si Matumba man. Malapit rin talaga sila sa shrine. Yep. Ha? Pinalabas na? Ayun. Civil War pa talaga. Ano yun? WXC Boys versus WXC Girls. And plus Feeling Girl. Ayan. So, Keen Gaming dito, again, may timer sila. Kasi nga, PA, pag nakompleto yung Battle Fury niya, mapapaiting ko yung farm neto. Papabilis. Hindi rin siya nag-man fight na type ng PA. So, ngayon, tatapto man sila sa practice. Kami nga, di kami nagpa-practice. Yung mga XXC boys. Lagi magkakasama yung mga yun sa lalo. 12-7, Doom dito sa may baba. Saan, tumpa kami noon, di ba? Ang tagal noon. Tagal bago matapos tong lupon niya, di ba? May lupon, winner takes all muna. Ayun. Lugi na keen early sila pa kinakain. Depende. Kaya naman nila eh. Basta ma-hit na nila yung mga ulti nila na maayos, kaya nilang i-go. May timing lang talaga. Oo. Kaso kung masayang, tumagal. Yun lang. But to the only, meron ka sila at some point na kuwari nakapag-farm na yung PA ng naka-deso na, level 20 na yung PA. Tapos wala pa masyadong item yung Keen at saka hindi pa sila naka-gain ng ground. Wala, dun sila matatalo. Ayan yun. Pati sila dapat yung bumabasag ng tower. Oo. Ganun yung lineup nila eh. Ayan o, Enigma tapos Leshrac. Snowball, iba bato, Walrus Punch at Lusaw si Kaka. Dapat after nilang, kasi yung possible na impossible na gagawin sana nila. Wala, hindi simula na eh. Ay, ikaw kita ka dyan. Kita sa TV, alay na lang muna. Siguro. Parang. Ayun possible na gagawin sana kasi nila. After nila magbigay ng mga ultimate sila or makakuha sila ng mga kills. Kailangan nila objective. Mag-transition ulit sa objective. Yun nga makakuha ng tower. Pero kung mapapansin nila, yung Liquid, lagi silang nilalayo sa tower. Lahat na tinitake nila ng teamfights, nasa shrine ng Liquid, nasa may gitna, nandun sa taas, dahil na-push out na ni Mind Control. Mind Control yung lane. Kaya mahirap. Doom naman dito, magmamidas pa, PA naman. Ayan o, konti na lang yung Battle Fury. Desolator agad yung magiging item niya. Pag gusto na nila lumapit sa tower, buhay na ulit yung heroes ng Liquid. But again, they had a decent black hole kanina. Decent din yung Doom. And we'll see kung may game changer tayong makikita. Makapahilusory orb dito yung pack mga kaibigan. At yung Dream Coil, nagagamit agad. Nag-stop yung Dream Coil. Habulin nila dito yung pack. And the Ice Shards, oh, it will miss! Sayang. Sayang yung Ice Shards. Naman yung illusory niya. Makakatakas din yun, no? Kung mahuli. Magigribs pa naman yung Viper bago mag-atas yung Viper naman, doon na naman sa may gitna. Basic na basic lang. Yul Scepter na dito yung Leshrac. Pwede na siyang sumetap ng kanyang
Split Earth. Panghuli din yun eh. Machi-chain stun ka rin eh. Napabesil tuloy ito. Machi-chain stun ka rin kasi ng Kin Gaming pag nahuli ka eh. May Earth Spike, merong Split Earth, merong Infernal Blade, merong Dream Coil. Takas mo dun. Mirael din, di naman siya nagmamadali eh. Hmm. Kaya kita mo, farm lang siya ng farm. Pag yan umabot na level 20, tsaka may Desolator, yun lang. Kailangan tapusin agad. Kaso, andito na naman yung pack sa may top lane. Kitang-kita ng wards yan. Kaso, Team Gaming, the rest of them, Milspot, Miracle, andito na nga mga kaibigan, Yule Scepter, TP's coming in, onto the Shrine area. Dako po, na finger of death pa si Miracle. Medyo risky yung ginawa niya doon, pero makukuha naman nila si Kaka. At least, meron silang consolation prize. Yun na yun. Medyo risky rin yun, ha? He's in the dark. Like walang... Diba? Walang vision. Walang vision. Wala silang vision dun. So, Keen Gaming took their chance. At yung mga lakad coconut dito, babasag lang sa may bottom lane, mga kaibigan. Ayan na naman, oh. Si GH. Nako, kitang-kita pa yan. Patay. Alay na lang na naman. And the killing spree streak, makukuha pa si Old Chicken yung makakakuha. 11 naman dito, ahabol. TP out, walang pang-ansel. Yung only may pang-ansel nila dito, yung Tuskar eh. Wala rin sila pang-ansel. Mahirap to pag lumagpas ng 20 minutes. Titignan natin kung mahirap nga para sa side ng Team Liquid. Ay sa side ng Keen Gaming. For Team Liquid naman, ang gagawin lang nila dito, delay. I-delay lang nila yung laban for as long as possible. Okay na sila dun. Delay nila na makadeso na yung PA. Pwede na yung pwede to the point na pwede na mamunit yung PA. Yun lang. Ibagay nila. Teka lang ha. Mid lane na dito yung Lion. The rest of Liquid. Kukuha ng rush. Wow. Okay. 18 minutes rush shot para dito sa Team Liquid. So, subok-subok lang sila mga kaibigan. Makikita na sila. Alam na agad. Alam nila, may black hole dito. Etong Keen Gaming. Merong Dream Coil. Alam nila maglalakad. Oo. Alam nilang bubrute force yan. Pero they will take their chance. Here comes Puck with the Illusory Orb. Papasok. Alam nga nila yung condition dito ng Roshan. Di muna sila papasok. Right at the moment. Kailangan nilang antayin. No! The black hole! Pero makakancel agad dito mga kaibigan. Kaka will fall. Four heroes left sa side ng Keen Gaming. Napagad ng block ng ginagawa. May Ice Shard sila at saka meron silang Sprout. So wala talaga. Dito na yung pack. Oops! Ako, hindi niya naagaw yung Aegis. Masyadong risky rin yun pag pinasok niya. Yayariin din siya doon ng Team Liquid. But Team Liquid will take the Aegis of the Immortal. Ayan. Pakunat ng pakunat yung Viper. Hindi nila napapansin eh. Magpa-pipe pa yan, no? Hindi na nga pang huling i-item. Ayun. Uy! Ito ko yung pack makita! Ba't ka nandyan? And Yee, yari si Yee. Wala, matay sa dito. And all the 11 will be taken out. That was, as they say, wicked set. Oy, naku! Patay pa si Dark, Diyos ko. Hindi na nakapag-TP out. Ito si Old Chicken, nakapatay siya, eh. Pero support sunod, lang yung napatay na. Niya. Ayan, no. Yayariin dyan ng Viper dyan, Diyos ko. Ayan na yung Nature's Prophet. There goes the stance. Set up pa nila dito mga kaibigan. Tag yan. Viper Strike available. Viper Strike binigay. Yule Scepter na iba ito mga kaibigan. But then Old Chicken dropping low. Old Chicken is out. Nakuha pa ni Matumbaman dito itong 7x kill streak. That's sad. The seeds of fortune. Like... Wala, ganun talaga mangyayari. Ang lungkot ng buhay dito. Dumilit na nga rin yung pinagpa-farma ng window din nila eh. Yung window opportunity nila nagko-close na rin eh. Pwede maganda to para sa side ng team sa side ng Keen Gaming. Sunod-sunod na, sabi ni Ezekiel. Ayan, laging nanonood oh, si Ezekiel. At then, di maganda yung black hole din kanina sa Rose Pit. Masyadong pilit. No choice na eh. Sinayin na naman sila. Sabay gilid lang sa may high ground. Nag-aantay.
yung top lane, pwedeng i-go ng Team Liquid dito. Top 3 sa net worth natin, galing sa side ng Team Liquid, Bloodstone onto that Leshrac, 7k net worth lead para sa European squad. Miracle naman dito. Ay nako, Desolator ka na pala boy, going for the BKB. Ay, mamumunit na lang si Miracle dito. GHC naman si Kaka. Now they need all the kill they can get. Kaya kailangan nilang kunin to. Basag din yung Torre. So that's the Tuskar para dun sa Torre. Oh no. Teka lang, andyan na yung PA. Tinawag na yung nanay. Lalaban sila mga kaibigan. Now, man fight yung gusto. It's a man fight you'll get. Diyos ko, Dream Coil, nagamit. Tingnan mo naman yung sustain. And the Finger of Death, gagamitin dito. Bye-bye, kinamit yung Tuskar mga kaibigan. Pero mamamatay din si Matumbaban sa side ng Team Liquid. Now, lumalaban sila. The stun hits perfectly. Here comes Miracle. Mamumunit. All check-in is out. Miracle and a double kill. What a play. Coming from the side of Team Liquid. Ayun pa. Diyos ko, nakuha pa ni GH dito si Kaka. Dinagdagan pa nila. Wala lang. Yari sila. Yari lang sila. Ayan. Pero yun nga, kahit na napatay nila agad yung Tuskar dun. Yung vision na na-provide na naman agad ni GH. That's a sacrifice na kailangan na parang willing i-take dito ng Team Liquid. Tsaka naka-vessel na rin yung Team Liquid. Baga limited na yung pwede niyang gawin. Pwede na rin talaga sila sa damage. Again, wala naman silang heart. Kasi nga, kailangan may time limit lang talaga sila. Dire's middle tower is under attack. Nagsisimula na ulit yung Liquid. Oh. Oops. Oops. Maganda lang sana nila. Mabilis sila mabuhay. Yeah, medyo low level pa rin sila dito eh. Dun sa may taas, sumusubok na naman dito yung Team Liquid. 10k net worth lead for them. So far, di rin nila kailangan ng mag-antay-antay ng ulti eh. Pero dito sa King Gaming, pag walang black hole, mas mababawasan yung fighting chance nila. Wala silang black hole. Masyado na silang naging independent sa mga ultimate sila. Oh no, ayan na nga po. Pinasok mga kaibigan. Dream Coil na gamit. Black Hole will be committed. Maka-cancel. Dire-diretso yung Team Liquid. Matumbaman is still alive. Grabe yung sustain na binibigay sa kanila dito. And now 3 heroes dead sa side ng King Gaming. Buyback ginamit agad dito ng Enigma. Lalaban ba yung Team Liquid? Mamumunit ba yung PA? At punit din dito si Old Chicken and the triple kill for Miracle. Tower na naman sila dito. Ito, nag-buyback yung Enigma, pero wala na naman siya mabibigay. Wala na ayun, siya GG will finally be gold. Team Liquid will proceed to the upper bracket and bigyan ng rampage dito si Miracle. Ay, nako po, hindi umabot. Nag-DC para hindi makita yung rampage. Ayan. Grabe yung sustain. Ayan, no. Grabe dito. Yun nga, di ba? Sabi natin, 20 minutes, 23. Ayan, 23 minutes. Ikaw na, alright. So for Team Liquid, alam nila yung game plan nila. Sabi nila, all right, wala silang heavy hitter na hard carry. So pero kung siguro yun ang isip na lang din ng King Gaming, kung napansin din, siguro napansin na rin nila nung game 1. Sobrang hirap mag-team fight against Team Liquid. So nilabas na nila yung pocket strategy nila, ito na gumamit na sila ng pwede nating tawagin push strat. Mm-hmm. And malakas sila sa pick. Hindi na nagagawa yung trabaho nila eh. Bumasag, pero hindi nga nila nagagawa. Si Kaka rin dito, napilitan siya mag-vessel. Mm-hmm. Para lang mapatay nila siguro si Matumbaman. Mm-hmm. Pero hindi rin nag-work eh. Dahil sobrang hirap. Para si Enigma na naglalakad siya. Tapos kung kailan niya maibibigay yung black hole niya, laging maka-cancel. Dahil laging hindi naman kasama si GH dun eh. Laging nasa backlines lang etong to score. And yun nga, yung Team Liquid yung naging lineup nila, alam niya naman yan, heroes talaga nila yan. Kita niyo nga itong may ching! May ching, 25 po, level 25 mastery, ewan ko na lang. Pero ito ha, yung sinabi natin kanina na Brusco Brothers dito na King Gaming, yung pang pick off nila na Old 11 at Dark, 2 kills lang. Diba, na dapat sila yung nangunguna, sila yung iikot, sila yung pick off. But most, yan, makikita natin, 0-2. Yung pack rin kasi, masyado siya nag-commit dun sa mga rotations. Na hindi naman, kumbaga, team decision yun eh, na magkaroon sila ng ganong rotation. Dahil nga sa nature ng lineup nila, yun yung gusto talaga nila mangyari. Before 20 minutes, kailangan mo na ma-close out yung game. Yun pa lang, una, kailangan nila manalo sa lanes. Mm-hmm. Kung tutusin, hindi naman sila nanalo sa lane. Parang fair lang. Fair. Parang i-break even. Fair lang, kasi napapatay si Mind Control. Dun sa kabila, si Old 11 napapatay din.
So yun, that's it for game number 2, Team Liquid. We'll proceed to the high, upper bracket, lower bracket. Kaya naman dito yung Kid Gaming. Dito, eh. Kaso wala eh. So yun na nga mga kaibigan, next series natin, Fnatic versus Complexity. Losers match din yun. Yung mata, pag natalo yung Fnatic dyan, lower bracket sila. Pag nanalo, yung, pag nanalo naman, kakalabanin nila yung OG once again. So guys, don't go away. Fnatic, huwag kayong aalis. Ayan, panoorin natin yung Sir Mike Plays. Ayan, nag-stream si Sir Mike. Don't go away. We'll be right back.